Kasabi pong ganun na Acts chapter 3 verse 19 to 20, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, that He may send Jesus Christ who was preached to you before. The Word of God is saying to us, repent therefore. Pagsisihan po natin yung mga walang kakwenta-kwenta mga bagay na ginagawa po natin. Yung mga bagay na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa puso ng Diyos. Pagsisihan po natin ito para ang Diyos ay malugod sa atin. Para yung pagpapala ng Diyos ay dumaloy po sa ating lahat. Amen and amen. Amen. Palakas mo palakpak sa atin ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa'yo. Sige po, makakaupo na po kayo. Ayoko naman humapagod po kayo ng kakatayo. Ano po? Praise God. At sa umaga pong ito, ipahintulutan niyo po ako, mabati kayo ng isang magandang umaga. Sabi niyo sa katabi niyo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Praise God. Sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, batiin niyo po sila ng magandang umaga. Praise God. Maging po yung mga kapatid po natin na nasa online po na nanonood po ngayon ng live via FB page ng Jesus Lord San Marcelino ay bumabati rin po yung bang lingkod ng magandang umaga. Nawa po ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay sumain niyo pong lahat. Amen. Tayo po ay nasa actual second service ng JIL San Marcelino, praise God. At tayo po ay nasa huling linggo sa buwan po ng Mayo, papasok na po ang buwan ng June. But today ay ipagpapatuloy pa rin po natin yung ating team na A Gospel Transform Society. Kung kaya't sa pagkakataon pong ito ang aking pong ibabahagi ay pinamagatan ko pong ayan po transforming power of the Gospel. Sabihin po natin, the transforming power of the Gospel. Praise God. Dalawang talata po ang nilagay kupuryan. Sabi po doon sa Mark chapter 16 verses 15 to 18 and then sa Romans chapter 1 verses 16 to 17. Mamaya po ay babasahin po natin. Sabi po ganon ng Mark chapter 16 verses 15 to 18. Ganito po ang wika ng mga talatang babasahin po natin. Sabi po ganon, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Verse 18, they will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, sabi pong ganon, kapag sila'y nakainom, na nakamamatay, na lason, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Ang Diyos pong papalas kaya pagkakabasa ng kanyang salita, mayroon pa po isa pong talata sa Romans chapter 1 verses 16 to 17. Ganito po ang wika ng talata. Ang sabi pong ganon, for I am not ashamed of the gospel. Nababasa po ba ng bawat isa? Amen, no? Kung nababasa niyo po, no? Sabi pong ganun, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. And the Lord bless the reading of His word. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa mga talata po na binasa po natin, kung papansinin po natin sa Mark chapter 16, ang nagsalita po roon ay wala pong iba ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya po ganun, go into all the world and preach the gospel. Ang kausap niya po dyan ay yung kanyang mga alagad. Can I hear an amen to that? Ano po? Inutusan niya ang kanyang mga alagad na humayo at ipangaral ang salita ng Diyos o ang mabuting balita ng Ebanghelyo. And today, nasaan na po yung mga alagad na yun? Wala na po, patay na po sila. No? Kung patay na po sila, so therefore, ang Diyos ay gagamit ng kahalili po nila para maipagpatuloy ang pangangaral ng gospel. Nandyan po kayo.
na po, kung kaya't ikaw at ako ay nakakilala sa Panginoon, bakit po may nagpatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo? Amen. Kasi po, may na mga nangangaral nang sabing ganun, eh yung mga inutusan ng Panginoon patay na. Ano po, sabi ko, oh, totoo nga pong patay, pero pinutol na po nila roon. Nang sabing ganun, yung lahat daw na nangangaral ngayon, eh puro mga bulaan. Hindi ho totoo yun. Dahil kung may totoo, may bulaan. Hindi ho ba? Pero kung puro bulaan, nakasan yung totoo? May kausap po ba ako? But I believe today na yung nangaral po sa atin ng Ebanghelyo ng Salita ng Diyos ay ano po? Totoo po yun. Amen. Hindi ho palso ang ating pong pinag-aayong mensahe, yung Ebanghelyo na natanggap po natin. Amen po ba? Kung kaya nga po may nagpatuloy po ng pangangaral ng Salita ng Diyos. Kayo po na narariyan, na nakaupo, maging kayo po na nasa online po, kayo po ay produkto ng pangangaral ng Salita ng Diyos. Can I hear an amen to that? Kung kaya nga po, ikaw at ako, tayo po ngayon ang inuutusan ng Panginoon na tayo po ay humayo, ipangaral ang kanyang salita. Maaring sabihin po ninyo, eh, pastor, brother, ay wala naman akong alam sa pangangaral ng salita ng Diyos, wala akong kakayanan. Eh, yung mga alagad ho ng Panginoon, graduate ho ba sila ng mga anong degree sa college? Wala eh. Maordinaryong manging isda lang po, mga norid-norite, pero ginamit ng Panginoon. Nangaral ang salita ng Diyos. Amen. Ikaw pa kaya na may pinag-aralan, na marunong bumasa, marunong magsulat, hindi mo kayang ipangaral ang salita ng Diyos. I believe na ikaw at ako, tayo po ang gagamitin ng Diyos, kakasihan niya tayo ng banal na Espiritu Santo. Hindi ko kayang gawin ng mga alagad ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita kung wala po ang pagsama at pagkasi ng banal na Espiritu. Amin po ba? Kasi ano naman ang sasabihin nila? Wala nga silang pinag-aralan. Ano sasabihin nila? Na magpapagulong-gulong sa tao para masabi, oh, ito ikaw, wika ng salita ng Diyos. Hindi po eh. Sila po ay kinasihan ng Santong Espiritu. Kaya nga pong sabi ng Acts chapter 1 verse 8, wala po sa slides ko, bigla akong pinaalala ng banal na Espiritu Santo. Kayo ay aking magiging saksi kapag kayo ay binabaan ng aking or binabaan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yung Santong Espiritu. Hindi nating pwede, hindi nating kayang ipangaral ang salita ng Diyos kung wala po ang pagbaba o ang pagkasi o yung anointing ng Holy Spirit sa atin. Amen po ba? Hindi nating kaya. Maging kami man na naririto na tumatayo, hindi po namin kayang ipangaral ang salita ng Diyos kung wala po ang pagbaba at pagkasi ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Hindi natin kaya gawin. Wala ho tayong kayang gawin. Amen. Kung wala ang Holy Spirit, naalala ko sabi ng, excuse me, sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might nor by my power, it is by my Spirit, says the Lord. No? Hindi sa kapangyarihan ng ating kalakasan. Ano po? Kung hindi sa kapangyarihan lamang po ng banal na Espiritu. Kaya po natin nagagawa ang mga bagay na ito. Kung kaya nga't naalala ko, sabi po ni St. Paul, again, ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 verse 13, wala na naman po sa aking slide. Sabi niya, God, I can do all things through Christ who? I can do all things, magagawa ko lahat ng mga bagay. All things, sabi niya. Sabihin po natin, all things. I can do all things. No? I can do all things through Him who gives me strength. No? Magagawa ko ang lahat ng bagay, all things. Sabi rin, hindi naman sinabing, I can do some things. No? Sabi rin, all things, all. Sabi natin, all things. Magagawa daw po natin yan. Amen po ba? Sa papanong kaparaanan, siya nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Kung kaya po't ikaw at ako, yung lugar po ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mabo-born again po sila kung masyasyeran lamang po natin ang Word of God. May kausap po ba ako? Hello? Na po? Magagawa po lamang natin ito
kung naroon po ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo at kung, K-U-N-G, ipapahayag po natin ang salita ng Diyos. Amin po ba? Kaso, nakalulungkot po ang isipin, maraming pamilya, maraming barangay, maraming lugar ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Maraming lugar ang punong-puno ng kaguluhan. Maraming lugar pugad ng drug addiction. Maraming lugar pugad ng sugalan. Tapos may mga Kristiyano nakatira, nagre-reklamo, bakit ganito ang lugar ko? Parang Sodom at Gomora. Ano ang purpose? Bakit ka nandun nakatira sa lugar na yan? May purpose ang po ang lugar kung bakit po kayo nandoon, nakatira. Doon kayo nilagay ng Lord. Kasi po, kayo ang gagamitin ng Panginoon para ibahagi ang kanyang salita. Iisa lang ang umagree. Paano po yung iba? Hindi po ba kayo agree? Hahayaan nyo na lang po na matulad na ibagsak ng Diyos yung kanyang judgment sa lugar ninyo. Papayag po kayo. Maawa po tayo. Bakit? Kaluluwa po yan. Mahal po ng Panginoon yung mga kaluluwa na yan. Kahit ni isang kaluluwa, hindi o kalooban ng Panginoon na sila'y mapahamak. Yung pong sinabi ng Peter, no? Hindi yung Saint Peter na memorial, hindi po yon. Yung sinabi po ni Peter sa Bible, no? Hindi ho kalooban ng Diyos, kahit isang kaluluwa, mapahamak sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Ang nais niya, lahat ay makapagsisi. Amen po ba? Paano makapagsisi? Kung walang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung walang magbabahagi. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ni Lord. Bago kayo tumingin sa akin, yung katabi nyo, tignan nyo. Opo, ulitin po natin. Sabihan nyo katabi nyo, ikaw ang gagamitin ni Lord. Amen? Kung sa lugar nyo, kayo po yung kilala at ginagamit ng marites at tolits sa lugar ninyo, it's about time po, tigilan na po natin yung pagiging marites at tolits po ninyo. Maring, sabi niyo pa, ano yung tolits? Tol, ano latest? Oh, yung pong ibig sabihin ng tolits. Tama na po yung mga marites at mga tolits. It's about time na tayo pong lahat ang ating ipangaral, ang ating ichismi, si Kristo na po at ang kanyang salita. Amin po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? No? Mahabag po tayo doon sa mga kaluluwang mapapahamak. Amen. Ikaw at ako ang ihahayo ng Diyos, tayo po ay mga missionary. Yan. Sabi, baka iniisip nyo, kinakailangan, missionary ba? Medyo mahaba yung kanyang suot na kinakailangan eh. Nakalaging nakanektay. Kakatok sa bahay ninyo. Hindi ho sila mag-aalok ng Electrolux, hindi ho. Kasi dati mga Electrolux na nagbebenta, mga naka long sleeve at necktie. Ginagaya na rin kung nangangaral, ano po. Now, hindi po 'yon ang pagiging missionary. Ang pagiging missionary, kahit ikaw na nakasuot lang na nakamao, kahit ano pa ang suot mo, pero pinangangaral mo ang salita ng Diyos, you are missionary. Ang missionary po, ito po yung tinutupad yung alin po, yung Great Commission. Yung Great Commission na po ito, ikaw at ako po ang inuutusan ng Panginoon to carry out the Great Commission. Sabihin po natin, Great Commission. Hindi yung commission na tatanggapin nung isang sales representative. Hindi po yun yung commission. Commission, ito yung inutos ng Diyos sa atin na gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Amen po ba? Wala na akong kausap. Apa, no? Kung kaya tayo pong lahat ay dapat po ihanda natin ating mga buhay, ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? Malapit akong dumating ang Panginoon. Ang nais niya, maraming kaluluwa ang makapasok sa kanyang kaharian. At kayo at ako ang kanyang gagamitin. Maari po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah. At sabi pong God na Romans chapter 1 verse 16 to 17, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to the power of God that brings salvation, no? Ito po ay kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay o nagdadala ng kaligtasan. Kaya kung tayo nagkaroon ng kaligtasan, it is because of the power of the gospel na napakinggan po natin. Amen po ba?
Praise God. Kung kaya't sa pagpapatuloy po natin, mga magulat kapatid, sa aking pong introduction, nilagay ko po, the only weapon that we have that will change many nations and lives is the transforming power of the gospel. Ito po ang kailangan ngayon. Hindi po kailangan ngayon na magpalakas ng sandatahang lakas. Eh, ibang bansa ngayon, nagpalakas na kanila mga sandatahang lakas. Eh, nagigirian na. Bakit? Kahit saan makakarinig na alingaw-ngaw ng digmaan. Napansin niyo po yun kung kayo nanonood o nagbabasa ng mga balita. O baka naman ang binabasa niyo puro showbiz. Hindi na po yan ang basahin natin. Basahin po natin ano yung mga nangyayaring balita. Biro niyo mga bansa ngayon, no? Nagpapalakas ang kanilang mga armed forces, bilihan ng mga fighter jets, bilihan ng mga missiles. Ano po? Inire-ready na ng Russia ang kanyang nuclear weapon. Ang Amerika, ang China, ganun din, nagigirian na po. Papayag ba tayo gunawin ng Diablo? Pangunahan ng Diablo ang pagsira sa mundong ito na kukunti lang ang nakakilala sa Panginoon? Huwag tayong pumayag. Kung kaya't ikaw at ako, panahon na tayo magbahagi ng salita ng Diyos, padala tayo ng Panginoon sa lugar na saan niya gusto tayong dalhin para ipangaral ang kanyang salita. Sa totoo lang po, napakarami pa pong bansa ang dapat maratingan ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Amen. But the sad thing is, maraming Kristiyano, tikom ang mga bibig. Tikom ang bibig. Hinahayaan na lang yung mga leader, yung mga pastor, sila na lang ang mga ngaral. Hindi ho kaya mag-isa ng leader at ng pastor ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, tumatagal po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus sapagkat kasalanan po natin. Ano yung kasalanan natin? Kasi hindi tayo nag-share ng Word of God. Pansinin nyo yung kapitbahay ninyo na kung ano-ano ang pinagagawa, it's about time that you share the Word of God to them. Kapag ka yung kapitbahay nyo at nakitaan nyo na malayo sa kalooban ng Diyos ang ginagawa at hindi nyo napagsabihan, pananagutan po ninyo yan. Pananagutan po natin yung kanyang dugo sa ating kamay. Amen po ba? Accountable tayo sa lahat po na nilalang na nakikita natin, kilala natin. Amen po ba? Kung kaya nga po, ikaw at ako, wag po tayong matakot mag-share ng gospel of our Lord Jesus Christ. Hingin natin sa Holy Spirit na i-anoint tayo, samahan niya tayo para magawa po natin maibahagi ang kanyang salita. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Now, sa pagpapatuloy po ng aking introduction pa lang po ako, nilagay ko po ron, the gospel of Jesus Christ must be preached with the demonstration of power in the same degree and dimension as was done in the days of old, no? Nung ipangaral po ang ebanghelyo, mabuting balita ng Panginoong Jesus, nung ipinapahayag po yan, mayroon pong demonstration of power of the Holy Spirit. Ano nangyayari? May mga himalang nagaganap. Si Jesus Christ, kapag nangangaral po siya, ano hong nagaganap pagkatapos? Himala. Nagpapagaling po siya na marami may sakit karamdaman. Nagpapalaya siya ng mga inaalian ng mga demonyo. In our time, sa panahon po natin ngayon, ito po ang ipanalangin natin sa Diyos na sa tuwing may mga ngaral na salita ng Diyos, may demonstration of power, may mga gumagaling sa kanilang sakit at karamdaman, may lumalaya sa pagkakaalipin ng Diablo, may lumalaya saan sa pagiging drug addict. Amen. Lahat na nagpapahirap po sa atin, tayo'y palalayain kapag naipangaral ang salita ng Diyos. Amin po ba? Gusto niyo po ba ito? No? Na talagang makikita nila na ang Diyos, ang ating Panginoon ay tunay pong buhay. Amen. No, ito pong, I believe ito pong last days po na tayo po'y nananalangin ng revival. I believe ito po ang gagawin ng Panginoon. Na sa tuwing may mga ngaral na salita niya, may mga himalang nangyayari. Amen po ba? And today, gusto niyo po ba makaranas ng himala? Parang hindi ito lang ang may gusto ng himala. Papaano po yun dito? Gusto niyo po bang himala ng Diyos? Amin po ba? Gusto niyo po bang ngayong umaga pong ito makatanggap kayo ng himala ng Diyos? Gusto ko pong sabihin sa inyo, yung pag-gising niyo palang kaninang umaga, may himala na kayo natanggap sa Diyos. Anong himala yun?
yung gumising kayo na may buhay at kalakasan pa. Yung iba, paggising, nagmamaktol agad, Nay! Ano pong almusal? Ay wala, kape lang. Nagdabog. Tapos lumabas ng bahay. Sa halip magpasalamat sa Diyos, may himala pa siyang natanggap na siya'y buhay. Marami sa kapanahunan po natin natulog, hindi na nagising. Pero kayong lahat na natulog, ngayon ay gising na gising, yan po ay himala ng Diyos. Wala ho bang pagpapalakpak sa ating Panginoon, nagbibigay pasalamat? In these last days, I believe po, mas greater ang gagawin na himala ng Diyos. Amen? Kung nung panahon niya, may mga binuhay na mga patay. And I believe, these last days, gagawin ng Panginoon na ikaw at ako, kapag nag-pray kayo, may mabubuhay na mga patay. Yung iba kinakaba, natatakot. Ako, nakakatakot. Huwag ko kayong matakot sa patay. Apo, hindi dapat katakutan ang patay. Mga magulat kapatid, dapat ng katakutan yung buhay eh. Amen, di ba? Kasi ang patay, wala nang magagawa yan. Pero kapag binuhay niyo po, glory to God. Amen? Kung kaya nga, hindi natin dapat pagtawanan ang mga bagay pong ito. Alam niyo po ba sa Africa, mayroong isang pastor po doon, talagang namangha ako sa kanya, napanood ko po yung video. Mayroong dinalang patay sa kanilang church. Doon ipinag-pray ng pastoran yung nangyari, nabuhay po talaga yung patay. Nabuhay po. And I believe so, that in these last days, hihigitan ng Panginoong Jesus yung kanyang himala na kanyang ginawa nung siya'y narito sa lupa. Kaya nga sinabi niya sa John chapter 14, greater things you will do. Amen po ba? Hihigitan po natin ang lahat ng ito. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan po, bibilisan ko po, sabi pong ganun, the gospel includes souls being saved, sick bodies being healed, demons being cast out, blind eyes being opened, curses being broken, and satanic forces confronted, bound, and ano po? Yun, no? Yan po kapag may pangangaral na salita ng Diyos, ito po ang mga nangyayari. Talagang may mga lumalaya sa pagkakaalipin ng Diablo. Sa pagpapatuloy po natin, mag-iiwan lamang po ako ng apat na bagay. Nilagay ko po, before that, what is the gospel? Ano ba ba itong gospel na to? Sabi pong ganun. The word gospel literally means good news. Sabihin natin good news. Sinong gusto ng good news? Kung gusto natin ng good news, bakit ang iba sa atin tinatamad basahin ng good news? May kausap po ba ako? Pag sinabing good news, ano po, ito po yung salita ng Diyos. Amen po ba? May good news ako! No? Kaya po, dapat itong lagi natin binabasa, yung good news o yung salita ng Diyos, and occurs 93 times in the Bible, exclusively in the New Testament. In Greek, it is the word evangelion, no? Evangelion, sabi pong ganun sa Greek, from which we get our English words, evangelist, evangel, and evangelical. The gospel is, broadly speaking, the whole of the scripture. Pag sinabing gospel, broadly speaking po, ito po yung buong Bible. Amin po. Sabi po doon, hallelujah, the whole of scripture. More narrowly, the gospel is the good news concerning Christ and the way of salvation. Pag sinabing gospel, ito po'y patungkol kay Kristo at yung paraan ng kaligtasan. Nariyan po kayo. Now, sa pagpapatuloy pa rin po natin, nilagay ko po doon, hallelujah, sabi pong ganun, the gospel has the power to transform. Ang gospel po, ang ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago. Sabi pong ganun, the gospel has the power to transform people inwardly. Ang pagbabago po ay panloob, hindi po panlabas. Yung katabi nyo, bigla nagkaroon ng pagbabago, tumangos yung ilong. Hindi ho yan yung sinasabi na pagbabago. Hindi namang inwardly yan eh. No, kapag nagbasa ka ng Bible, tatangos ba ilong mo? Hindi ho yun. Ang sinabing pagbabago po dyan, yung pagbabago ng puso. Meron mga nagbabasa, meron akong mga narinig, sabi, basa ng Bible, di naman nabago ang buhay.
Why? Bakit po? Mayroon kasi nagbabasa ng Bible para lang makakuha ng pang ano po, pang didebate. Para magkaroon lang ng ganito. Di ho ba? Pero ang totoong nagbabasa ng salita ng Diyos, pinapasok dito, kapag pinapasok dito, na bago ang puso, unti-unting binabago yung kanyang buhay, binabago yung kanyang isip, binabago yung kanyang pananaw, binabago yung paraan ng kanyang pananalita, at yung mga tamang pananalita ang kanyang sinasabi. Amen po ba? Kaya yung mga nagsasabi na nagbabasa ng Bible, hindi na bago. It is because hindi naman nilagay dito ang Bible. Naalala ko ang turo ni Brother Eddie nung kami mga kabataan pa, doon sa may Praise Valley nung art noon, mga early 90s, sabi niyang ganun, know the Bible by heart. Know the Bible by heart. Pag-aralan daw po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa pamamagitan ng ating mga puso, hindi ito. Kaya kung mapapansin nyo, may mga nagdidebate, pagalingan. Kapag magsalita, oh, may papapatunayan mo, letra for letra. Yung ganitong salita, letra for letra, hindi mo nga makita ang na binago ang buhay. Hindi ho importante sa Diyos kung gaano kakarunong, kung gaano kakaraming alam na talata sa Biblia, kabisado mo ang Genesis to Revelation, ngunit ang buhay hindi na bago, baliwala yun. Nariyan po kayo. Ang importante sa Diyos, nagbabago ng buhay. Amin po ba? Kaya kung mayroon kayong mga mahal sa buhay, gusto nyo mabago, tabasan yung salita ng Diyos sa kanila. At kapag binasan nila at habang pinapangit, nagpe-pray nyo, nagbabasa sa salita ng Diyos, magugulat kayo isang araw, binago na yung mahal ninyo sa buhay. Amen po ba? Gusto nyo po ba yung inyong asawa, mga anak, hindi na pasaway? Pabasahin nyo ng salita ng Diyos. Amin po ba? Yung iba nagtitinginan eh. Oo. Diyo, totoo yung sinasabi ko po. Totoo po yan. Kapag binasa natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga puso, nagkakaroon talaga ng pagbabago. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Sabi nga, it is the power of God. The word of God is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Sino ho rito magsasabi siya po'y nabago, nabago yung kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng yung tinatawag na New Year's Resolution, may nabago ba buhay doon? Wala, hindi ho ba? Kasi sabi na, pag pumapasok ang New Year, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mambababae, hindi naman lalalaki. Nagawa isang linggo, pero after 2 weeks, balik pa rin sa dati. Why? Wala namang kapangyarihan yun eh. Subukan ninyo ang salita ng Diyos. And I'll tell you, na binasa nyo salita ng Diyos galing sa inyong mga puso, magkakaroon mo talaga ng transformation ang iyong mga buhay. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Sabi pong ganun, the gospel has the power to transform people inwardly. The Old Testament and the New Testament both mention individuals, communities, and even entire nations that were transformed by hearing the gospel. No? Sa pamamagitan po nang pakikinig po ng salita ng Diyos, talaga pong may mga nabagong buhay, may mga komunidad, may mga bansang nabago sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Now, sa susunod na slides po, ito po yung nilagay ko po, evidences of the power of the gospel. Ito po yung mga katibayan, katunayan na may kapangyarihan po ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Unang-una, nilagay ko po, the gospel has the power to transform lives. Ano po? Ang gospel, ang ebanghelyo ay may kapangyarihan na magbago ng buhay. Sabi na Acts chapter 14 verses 8 to 10, sabi po doon, and in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb who had never walked. Verse 9, this man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, verse 10, said with a loud voice, stand up straight on your feet. And he leaped and walked. Kung papansinin po natin, kung babasahin natin from verses 1 to 10, si Pablo po ay nangaral sa lugar po ng Lystra, merong isang lalaking lumpo.
Magmula nung siya ipinanganak, lumpo ito, lalaking ito. Ngunit sa pangangaral ni Pablo, sa pangangaral po niya na ebanghelyo ng ni Kristo, nakita niya, napansin niya yung lalaking yon na lumpo, talagang nakikinig siya ng gusto. At napansin niya sa kanyang puso, no, kumbaga na-discern ni St. Paul, habang nakikinig yung lalaki, mayroon siyang pananampalataya na siya ipagiling. Na-discern ni St. Paul, ano po nangyari? Inutusan niya yung lalaki, tubayo ka, tumindig ka. Ano nangyari? Yung lalaki bigla akong lumundag, umigpaw, at biglang naglakad. Why? Ano po naging dahilan na nagbago yung kalagayan ng lalaki? Yung lalaki po, lumpo, mula nung siya ipinanganak. Tapos nung nakinig lang ng salita ng Diyos, nagkaroon siya ng faith, nung inutusan, ano nangyari? Nagbago yung kanyang buhay. Hindi na siya lumpo, nakalakad. Nakatalon pa nga eh. Amin po ba? Dahil po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung kaya po, kung gusto ninyo ng inyong mga anak o mahal sa buhay, na mabago ang buhay, huwag niyong pagsalitaan ng mga bagay na hindi magaganda. Huwag niyong pagsabihan na, ayun, napaka-bio-bio mo naman. Hindi po. Kapag sinabihan niyo po yun, magiging ganun po siya. Pero kung salita ng Diyos ang isang sasambitin niyo para sa inyong mga anak, and I believe so, magbabago yun. At lalo't kung yung anak ninyo, mahal ninyo sa buhay na verses ang sinambit nyo para sa kanila, tumatanim po yun eh. Anong sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? Pakiplash ka, Sister Ishi, wala po dyan. Anong sabi rin? Bigla lang pinaalanan ng Panginoon yung talata pong ito. Praise God. Hallelujah. For the word of God is... Ano po? Ulitin po natin. For the word of God is... And sharper than any double-edged. Sabi pa pong ganun, it penetrates even to the dividing soul and ano pa? Joints and ano pa po? Ang sabi rin, for the word of God is living and active, buhay. Naalala ko, sabi ni Pedro kay Jesus Christ, sabi ni Jesus kay Pedro sa John chapter 6. Noong nangaral si Jesus Christ, marami na open. Sabi ni Jesus kay Pedro, kayo ba, iiwan niyo rin ba ako? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa sa inyo ang salita ng buhay. Ang salita po ng Diyos ay buhay. They are spirit and they are life. Kung gusto po natin na tayo'y magpatuloy na magkaroon ng buhay, salita ng Diyos ang basahin natin, papasukin sa ating mga puso. Amen. Ano bang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4? Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceedeth into his mouth. Ang tao hindi lamang po nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Para tayo'y magpatuloy na mabuhay, dapat po ang salita ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kita nyo, ang daming tao sa mundo, tingin natin buhay, pero hindi. Mga walking dead po sila, para po sila mga zombie. Why? Sa mata po kasi ng Diyos, sila po yung mga patay, patay sa kasalanan. Sinabi po yan ng Ephesians chapter 2 verse 5. No, patay sa kasalanan, pero ikaw at ako ay buhay kay Kristo. Amen. Katulad din tayo nila. Katulad din tayo nila before. Tayo po ay consider ng mga patay. Pero nung napakinggan natin ang salita ng Diyos, yung salita ng buhay, tayo po ay nabuhay. Amen po ba? Hindi po tayo mga living dead. Tayo po ay alive na alive. We are alive in Christ. Sabihin natin, I am alive. I am alive in Christ. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. So yun po, no, na talagang the gospel has the power to transform lives, no? Na ang ebanghelyo ay may kapangyarihan magbago ng buhay. Sabi po sa pangalawa, the Samaritan woman. Balik tayo na Sir Ishi. Yung sa one, no? The Samaritan woman, yung babaeng Samaritana,
Sa John chapter 4, kikwento ko na lamang po, bilisan ko lamang po para hindi ho tayo babagal. Sabi po ng John chapter 4, si Jesus ay naglakbay kasama ng kanyang mga alagad. Eh, sa kanilang haba ng paglalakbay, sila po'y napagod at inutusan niya yung kanyang alagad na bumili na makakain. Sa pagod ng ating Panginoong Jesus, para praise po ito, siya po ay naupo sa balon. Mga bandang katanghali ang tapat, mayroong isang babaeng Samaritana na kung saan ay nag-iigib ng tubig. At nung makita ni Jesus, papalapit yung babaeng Samaritana at mag-iigib, sabi ni Jesus, babae, maaari mo ba akong bigyan ng inumin o maaari ba akong makiinom? Sabi ng babaeng Samaritana, paano mangyayari na kayo na isang Hudyo ay may nakikipag-ugnayan sa aming mga Samaritana? Alam naman po ninyo na kayong mga Hudyo ay hindi pwedeng makipag-ugnayan sa mga Samaritana at kami namang Samaritana ay hindi pwedeng makipag-ugnayan sa inyong mga Hudyo. Sabi ng Panginoong Jesus, kung nalalaman mo lamang kung sino itong humihingi ng tubig sa iyo, dahil ang humihingi ng tubig sa iyo ay siyang magbibigay naman ng tubig na kapag ka ininubo, hindi ka na mauuhaw kailanman. Nagka-interes. Itong babaeng Samaritana, no? Kasi una, ang tawag niya sa Panginoong Jesus, Ginoo. Pero nung habang, kung basahin niyo po sa inyong tahanan, John chapter 4, in-encourage ko po kayo, basahin niyo po ito. Nung habang kinakausap ni Jesus, sinesheran niya itong babaeng ito, unti-unti, yung pagkakakilala ng babaeng Samaritana, ang tawag niya na kay Jesus, ay ano po? Guro. No? Nag-iiba, nagkakaroon ng progress sa pagkakakilala niya kay Jesus. At sa bandang huli po, ang sabi niya, sa palagay ko po, kayo ay propeta. Na po? At nung lumaon sa verse 28, sabi niya gano'n, nung umalis yung babaeng Samaritana, iniwan niya yung kanyang tapayan na may tubig, pumunta niya sa kanyang lugar, sa kanyang komunidad, sinabi niya, hali kayo. Yung lalaking nakausap ko, lahat sinabi niya patungkol sa akin, siya na kaya ang Mesiyas, tapagkapagligtas. Kung papansinin po niyo yung progress ng sinabi ng babae, nagkakaroon ng nag-iiba yung kanyang pagkakakilala kay Jesus. Una, Ginoo, sumunod, guro, sumunod, propeta, at sumunod, tagapagligtas. Tayo po na bumabasa ng salita ng Diyos, kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos pamamagitan ng ating mga puso, lumalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi maraming tao kilala si Jesus, siya yung namatay, nabako sa krusang Kalbaryo, siya yung anak ng Diyos, pero hanggang doon lang. Pero ikaw at ako, habang binabasa nyo, you are faithfully reading the Word of God, lumalalim ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoon. Amen po ba? He's not just a Savior. He's not just the Son of the Living God. Higit pa rin. Kung babasahin natin ang salita ng Diyos, pinakilala si Jesus sa napakaraming pangalan. Amen po ba? He is the Healer. He is the Counselor. Ang dami, He is the Mighty God. Napakarami po. Amen po ba? Sa salita lamang po ng Diyos natin makikilala na malaliman ang ating Panginoong Jesus kung babasahin natin yung kanyang salita. Amen po. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? No? Natra-transform ang ating isipan. Amen. Kung babasahin po natin sa pamamagitan lang ng ating mga puso ang salita ng Diyos. Tara po kayo. Amen. Yung pangalawang bagay na gusto ko pong iwan po sa atin, praise God, sabi pong ganun, evidences of the power of the gospel. Pangalawa, gospel has the power to transform nations and communities. Sabi ng Jonah chapter 3, verses 5 to 6, purihin ng Panginoon, the Ninevites believed God, a fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. So verse 6, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took up his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down with the dust. Sabi na ng verse 5, the Ninevites believed God. Pero kung babasahin natin yung chapter 3 verses 1, sabing ganun, the word of the Lord came to Jonah the second time. No? Yung salita ng Diyos ay dumating kay
Jonah. Inutusan siyang mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. Ano po? Bakit kinakailangan ipangaral ang salita ng Diyos sa lugar ng Ninibe? Kasi po ang Ninibe po, sukdulan po ang kasamaan ng lugar. Under judgment na po sila. Pero sa pangangaral na ito ni Jonah, ano po nangyari? Sumampalataya ang alin? Ang mga Ninibites. Verse 5, sabi po ganun, the Ninibites believe God. No? Sumampalataya, naniwala sila sa Diyos. At ano po nangyari? Nag-fasting sila. Ano po nangyari doon? Magmula sa pinakadakilang mga tao, sa mga matataas na tao, hanggang sa pinakaabang tao, pinakabalit na tao, sila po'y nag-ayuno at nagdamit ng sako. Pag sinabing nagdamit ng sako, ito po'y pagpapakumbaba. Sabi po ganoon ng verse 6, hinighlight, when Jonah's warning reached the king of Nineveh. Ano yung warning doon? Yung warning po doon, yun po yung salita ng Diyos. Winarningan po na kapag ka hindi nagsisi ang Nineveh, ibabagsak ng Diyos yung kanyang judgment, overthrown, babubura sa mapa ang lugar na Nineveh. Nung marinig ng hari, ano po nangyari? Pinunit niya yung kanyang robe. Ano nangyari? Nagpakumbaba po siya, nagsuot ng sako. Ano po? No, talaga nagbigay siya ng order na wala ni isa mang tao, wala ni anumang hayop ang kakain, lahat. Nagpe-prayer and fasting, walang titikim ng pagkain, walang iinom ng tubig, lahat mag-aayuno. Bakit? Kasi po, ibabagsak na ng Diyos yung kanyang judgment sa lugar ng Nineveh. Ano nangyari sa verse 5? The Ninevites believe God. Ano po karuktong? Verse 10, ito po nangyari. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, nung makita ng Diyos kung paanong tumalikod ang mga Ninevites sa kanilang masamang gawa, ano po nangyari? He relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Hindi na ibinagsak, ibinaba ng Diyos yung kanyang banta na destruction na ibibigay niya po sa lugar ng Ninibe. Hindi na binaba ng Diyos siya. Why? Nakita po niya nagpakumbaba. It is because of the Word of God, it is because of the Gospel na ipinangaral po ni Jonah kung bakit nagpakumbaba yung mga taga-Ninibites at yung hari. Amen po ba? Sa pangangaral po ng salita ng Diyos, mayroon pong nangyayaring pagsisisi ng kasalanan. Amen po ba? Kung kayo po sa pagkakataon pong ito na nakikinig ng salita ng Diyos, kayo po muna nasa online. Kung kayo po ay nakikinig at mayroon pong conviction sa inyo na magsisi ng inyong kasalanan, I believe so, the Lord or the Holy Spirit right now is leading you to repentance, to repent from every kind of sin that you have committed. Amen po ba? Kung kaya nga po, napakahalaga po ng pangangaral na salita ng Diyos. Dahil kung wala pong pangangaral na salita ng Diyos, wala pong pangangaral na ebanghelyo, walang magaganap na pagsisi, walang magaganap na pag-acknowledge ng kasalanan. Amen po ba? Tayo pong lahat, bakit ba tayo nagsisi? It is because nakarinig po tayo ng ebanghelyo, nakarinig tayo ng Word of God. Kasi alam natin, narinig natin sa salita ng Diyos, mapapahamak pala ako kung hindi ako magsisisi ng aking kasalanan. Mapupunta pala ako sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. May kausap pa po ba ako? Kung kaya nga po, kinukongratulate ko po ang bawat isa na narito, maging kayo po na nasa online. Ano po? Tayo pong lahat, ang pangalan natin nakarehistro po doon po sa impyerno because may nangaral ebanghelyo ng Diyos. Ito po, nalaman natin na tayo pala'y mapapahamak. Nung marinig natin ang ebanghelyong ito, tayo nagsisi ng ating mga kasalanan. At napakinggan natin sa ebanghelyong ito na ikaw at ako ay mahal ng Diyos na matay siya para sa atin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amin po ba? Kung kaya nga po, tayo pong lahat ay patuloy ho tayong makinig na salita ng Diyos. Bakit po? Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, something is
happening. May nangyayari po sa ating mga buhay. Amin po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At yung sumunod pong talata, sabi po doon, praise God, may nabago po, no? Nabago yung bansa, nabago yung bansa ng Nineveh dahil po sa gospel. At yung isa pa po, yung lugar po, yung Samaritan community, nabago rin po. Sabi pong gano'n, ng John chapter 4, verses 40 to 41, ito po ang sabi. So Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. Verse 41, and because of his words, many more became believers. Nung marinig ng mga taga-Samaritan, ng mga taga-Samaria, yung encounter ng babaeng Samaritana kay Jesus, narinig nila kung paano nagpatotoo ang babaeng ito na si Jesus, na kay Jesus ang salita ng buhay, ano nangyari? In-urge, no? Hinikayat ng mga Samaritan community, Panginoon, magstay pa po kayo rito sa amin. No, in a way, para praising. Lord, gusto namin marinig yung salita mo kasi sa salita mo, mayroong buhay. Kagaya nung nangyari sa babaeng Samaritana. Kung kaya, ano po nangyari sa verse 41? And because of his words, many more believers become believers, no? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Salita ni, no, ni Jesus, marami ang naging mananampalataya. Hindi ka pwedeng maging mananampalataya kung hindi ka nagsisi ng kasalanan mo. Hindi ka mananampalataya ni Kristo kundi ikay mananampalataya ng diablo kung wala kang pagsisisi ng kasalanan. Sabing ganun, you have many more became believers, naging mananampalataya ni Kristo nang marinig nila yung salita, yung ebanghelyo na ipinangaral ni Kristo, tinanggap nila si Kristo, pinagsisihan ng kasalanan, sila'y naging mananampalataya. Ikaw at ako ay naging mananampalataya. It is because of the gospel of our Lord Jesus Christ na narinig po natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, bibinisan ko po. Evidences of the power of the gospel. Pangatlo, the gospel calls us to repent, to turn from our sins to God. Ito po yung sinasabi ko. Ang ebanghelyo ay nananawagan sa atin na magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan para sa Diyos. No, sabi po nga na Acts chapter 14 verses 11 to 15, sabi po doon, praise the Lord, now when the people saw what Paul had done, they raised their voices saying in the Laconian language, the gods have come down to us in the likeness of men. And Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. Verse 13, where then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garlands to the gates, intending to sacrifice with the multitudes. Verse 14, but when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude, crying out and saying, verse 15, men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God. Sabing ganon, and preach to you, ipinangaral sa inyo na kayo'y dapat tumalikod sa inyong mga kasalanan at sa mga walang kabuluhang mga bagay sa Diyos, who made the heaven, the earth, the sea, and all things that are in them. No? Nakita po natin doon, si San Pablo, si Apostol Pablo, ay nangaral saan? Sa mga Laconian. After nila masaksihan yung himala na ginawa ni Paul, yung isang lumpo na kalakad at nakatalon. Ang akala nila si Pablo at si Barnabas ay Diyos galing saan? Sa langit, isinugo. Pero ano sabi ni Pablo, hindi kami Diyos, kami mga taong kagaya niyo. Naparito kami upang ipahayag sa iyo, ipangaral ang ebanghelyo na talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at yung mga walang kabuluhang bagay. Ano ba itong useless things na ito? Nilagay ko po sa isang slides ko po, Sir Ishi, nagpasabi ibang kan, slides. May nilagay ako dyan.
sabi po doon, sige, mamaya na lang yun. Praise God, babalikan ko po yun. No? Ay, dito makita po natin na sabing ganun, na talikuran yung mga useless things. Mamaya, babalikan po natin. Ano ba itong mga useless things na tinutukoy? Isa pang talata, sabi pong ganun na Acts chapter 3, verse 19 to 20, sabi ni Peter, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Magsisi ng sagayon, kayo ay ma-convert at nang iyong mga kasalanan ay mabura. Sino po nananampalataya dito sa atin na binura na ng Diyos ang ating mga kasalanan? No? Magmula nung marinig natin ang salita ng Diyos at sinabi, repent. Noong tayo nagsisi, tayo na-convert, yung kasalanan po natin ay nabura na. Magmula pagkabata, yung kasalanan natin noon, maging yung kasalanan na na-commit natin ngayon, binura po yan. At ang sabi pong ganun, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, that He may send Jesus Christ who was preached to you before. No? Ito pa rin hanggang ngayon, ito pa rin po ang mensahe na Ebanghelyo, repent. Maging kayo po nanonood ngayon sa online, the Word of God is saying to us, repent therefore. Pagsisihan po natin yung mga walang kakwenta-kwenta mga bagay na ginagawa po natin. Yung mga bagay na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa puso ng Diyos, pagsisihan po natin ito. Amen. At yung sumunod pa mga talata, sa Jonah chapter 3 verses 1 to 4 o 10, sabi pong ganon, then the word of the Lord came to Jonah a second time, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Anong mensahe ito? Kagaya ng binabanggit ko po kanina, nagugunawin po ng Diyos, God will destroy Nineveh kung hindi po sila magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Sister Ishi, lagpasan natin, gawin natin sa verse, dali natin sa verse 7. Praise God, verse 7 and 8. Narinig kasi nung hari, yung preaching na ito, ni nakarating sa hari ng Ninibe, yung preaching na ito ni Jonah, etong sinabi niya sa verse 7. This is the proclamation he issued in Ninibe. Dahil siya'y hari, nagkaroon na tinatawag na royal proclamation. Sabi niya ganun, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks, taste anything, wag daw pa, hindi pinapayagan ang sinumang tao ni hayop, no, tumikim ng anumang pagkain, wag silang hayaan kumain o uminom. So verse 8, but let people and animals be covered with sackcloth, bagkos lahat ng tao at mga hayop damitan ng sako. At sabi pong ganon, let everyone call urgently on God. Lahat ay tumawag manalangin sa Diyos agad-agad. Yun po yung message ng hari. At anong sabi? Let them, hinahilite ko po, let them give up their evil ways and their violence. Punong-puno ng violence po pala ang lugar ng Ninibe. Ano po yung violence dito? Maaaring nandyan yung mga extortion, kapag di ka nagbigay, bubugbugin ka. Lahat ng uri ng violence. Ano po? At nilagay ko po sa slide, sa verse 9, sabi pong ganun, who knows? God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. No? Sa verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Nang makita ng Diyos yung ginawa nilang pagpapakumbaba, ano ginawa ng Panginoon? Binagsak niya po ba yung judgment? Hindi, di ba? Ano po nangyari? Mayroong pagbabagong nangyari sa lugar ng Ninibe nung sila'y mag-repent. Amen po ba? Tinalikuran nila yung paggawa ng kasamaan. Tinalikuran po nila yung mga violence sa kanilang ginagawa. Kung kaya po ang Diyos ay nalugod. Amen. Gusto po ba natin malugod ang Diyos sa buhay natin? Gusto po ba natin malugod ang Diyos sa bansa natin? Dapat po tayo pong lahat mag-repent. Talikuran na po natin yung mga ginagawa natin na nakakapagbigay ng hindi kaluguran sa Diyos. Amen po ba nang sa gayon, hindi ho tayo mapalo ng Diyos. Amen po ba?
At sabi doon, sa sumunod na slide, sabi pong ganun, the Bible says to turn from useless things. Ano ba yung sinasabing useless things na nabanggit natin kanina? Yung sinabi ni St. Paul. Sabi pong ganun, useless in Greek is matayos. No, sabi pong ganun sa salitang Griego, yung salitang useless sa Griego ay matayos, meaning fruitless, walang bunga. Yung mga gawang ito, empty, walang laman, futile, frivolous, hollow. Ano po pang sabi ng ganun? People look to useless things like drugs, alcohol, sexual relationships to try to find satisfaction and fulfillment. These are empty things. These are useless things. Maraming tao, ito ang ginagawa. Ito ang mga hinahanap. No? Droga. Alcohol. Ano ho na idudulot ng droga mabuti? May kausap pa po ba ako? Meron po bang naidudulot na maganda, nagpapakalanggo sa alak? Ano po? Sexual relationships. May asawa ka na, nakikipano ka pa sa iba. Ano po? Mga kabataan, magkasintahan pa lang, ginagawa na yung hindi ginagawa, yung ginagawa ng mag-asawa. Hindi po yun. Hindi po dapat yun. Those are useless things. Those are empty things. Those are fruitless things. Na dapat po ay pinagsisisihan po. Talikuran, wag na pong gawin. Sabi nga nun, Paul preached that the people should turn from their sins and turn to God. Ibig pong sabihin, repentance. Today, kayo po na narito. Sa lugar pong ito, kayo rin po nanonood sa online. That the message of God today, that we should repent of the sins that we have committed. Kung sa tingin po natin, hindi po nakalulugod yung mga ginagawa po natin. So therefore, God is speaking to us. No? Sinasabihan tayo ng Diyos na magsisipo tayo ng ating mga kasalanan. Talikuran na yung mga bagay na to. Amin po ba? Para ang Diyos ay malugod sa atin. Para yung pagpapala ng Diyos ay dumaloy po sa ating lahat. Amin po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Pang-apat at panghuli, evidences of the power of the gospel. Pang-apat, when we preach the gospel, we will be persecuted. Sabi nga nun, Acts chapter 4, 19 verse 20, ito po ang wika ng talata. Then the Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and drag him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day, he departed with Barnabas to Derbe. Sabi pong ganon. So verse 19, then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul. Binatupo nila si Pablo. Kapag ikaw po ay nangaral na salita ng Diyos, maaari kang batuhin, maaari kang murahin, maaari kang saktan. Alam niyo po, patutuo ko lamang po, nung kabataan po ako, yung tatay po ni Pastora Shirley, si Tatay Vicente, kilala pong evangelist po yan. Noong mga early 80s and 90s po, magkakasama po kami, kapag nag-evangelism po kami, si Tatay Vicente po, kilala po siya as Tatay Vicente. Kapag nagpe-preach po siya, nag-evangelize po siya, maraming nagagalit. Merong naranasan na po namin na binato po kami, binato si Tatay Vicente habang nangangaral ang salita ng Diyos. Kagaya ni St. Paul. Si St. Paul nangaral salita ng Diyos, ano nangyari? Binato. He was persecuted. Pinagsasalitaan nang hindi magaganda. Si Tatay Vicente, nung siya'y nangangaral ang salita ng Diyos, ano sabi sa kanya? Tumigil ka na, matandang ulyanin. Ganun po tawag sa kanya. Hallelujah, anak ng bruha. Hallelujah ka ng hallelujah dyan, anak ng bruha. Ganun po sinasabi noon. Pero, hindi po siya tumigil si Tatay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Mahal niya yung mga kaluluwa. Dahil kapag ka mga kaluluwang ito, hindi nakarinig ng salita ng Diyos at napahamak,
sa kanya po, sa amin po sisingilin ng kanilang buhay, kanilang dugo. Why? Dahil ang sabi po ng Bible sa Ezekiel, kapag ang isang tao masama, hindi mo binigyan ng babala at kapag siya'y napahamak, sisingiling ko sa iyong mga kamay yung kanyang dugo. Pero kapag ka ang masamang taong ito, ang taong ito na gumagawa ng sama, binigyan mo ng babala at tumalima siya, siya'y maliligtas. Ngunit, ang taong ito kapag binabalahan mo at hindi siya tumalima sa babala na binigay mo, pag napahamak siya, hindi na siya sisingilin sa iyong mga kamay. Wala ka na accountability. Why? Binigyan mo na siya ng babala. Kung kaya't ikaw at ako po, tayo pong lahat, mayroon tayong role na dapat ginagampanan. Yung kakilala mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, dapat mo silang bigyan ng babala. Ano yung babala? Yung Word of God. Kasi kapag yan, napahamak at wala kang ginawa, accountable ka sa Diyos sa kanyang buhay. Amin po ba? Kung kaya nga po tayo pong lahat, huwag tayong matakot ma-persecute kapag nangangaral ng salita ng Diyos. Biro nyo, mayroong mga missionaries sa Africa, sa Afghanistan, sa Iran, sa China, hindi ho sila natakot na mangaral ng salita ng Diyos kahit sila'y kikpatayin. Marami na pong mga missionary ang pinatay pero hindi sila nagreklamo. Why? Sapagkat ang buhay nila ay para kay Kristo, hindi na yung buhay nila para sa kanila. Ang buhay po natin sa Panginoon na to, ang buhay natin ngayon, hindi na po atin ito, ang buhay na to para kay Kristo. Amin po ba? Yung kalooban ni Kristo, yung pinag-uutos ni Kristo, ang siya nating dapat ginaganap. Amin po ba? We are no longer living in our own, but we are living for Christ. Kaya nga anong sabi ng Corinthians, we are the ambassadors of Christ. Nire-represent po natin si Jesus Christ. Kanino? Sa mundo. Nire-represent natin si Jesus Christ. Kanino? Sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. Kung kaya nga't ikaw at ako ay missionary, sabi mo ulit sa katabi mo, missionary ka ng Diyos. Kaya hindi ka dapat natatakot ma-persecute. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 10, Sister Ishi, pakilagay, wala dyan sa slide ko, bigla ako pinaalala ng Lord sa akin. Matthew chapter 5 verse 10, matatapos na po ako, purihin ng Panginoon. Ito po, nakalagay sa talata na ito. Blessed are those who are because of, for theirs is the kingdom of God. Mapalad yung mga pinag-uusig. Tanong, madali ba ang usigin? Yung bang nangangaral ka, sinishare mo lang ang Word of God, binatuka. Bigla ka sinuntok, minura ka. Madali ba yon? Maganda ba yon? Hindi. Pero dahil mahal mo si Kristo, dahil ang buhay mo hindi na sa'yo, ang buhay mo na kay Kristo, gagawin mo yung ginawa ni Kristo at ng mga alagad. Hindi ko ba? Si Jesus Christ nangangaral nga ng Word of God, pinipersecute nga ng mga religious leader eh. Pero nagreklamo ba siya? Pinako siya sa krus ng Kalbaryo, namatay. Nagreklamo po ba si Jesus? Hindi. Kaya nga tinuruan tayo ng Bible na ano po, maging Christ-likeness. Ikaw at ako ay kagaya ni, katulad na ni Kristo. Amen. Kaya nga Christianity, kaya nga tayo Christian eh. Pag sinabing Christian, I am nothing without Christ. Tinawag ka pang Christian kung wala, di mo namang ginagawa yung pinagagawa ni Jesus Christ. Hindi po ba? May kausap pa po ba ako? Kung kaya nga po, ito pong huling panahon na ito na malapit nang dumating ang Panginoon, gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon, which is the Great Commission. We are being sent by the Lord to preach the good news of salvation. Kaya nga sabi nga rin, here I am Lord, send me. Hindi yung here I am Lord, send them. Ano gagawin mo? Ito panalangin natin, here I am Lord, send me. Sabihin mo natin, here I am Lord, send me. Ulitin natin, here I am Lord, send me. Pagdating sa yung me, wala na. Here I am Lord, send.
No, nawala na yung me. Kayo po yung ipadadala ng Diyos. Kayo ang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Hallelujah! Sabi po doon sa aking panghuli na lamang po, yung aking conclusion. Sabi po ganun, nilagay ko po. God's word is the only thing that can transform us. Totoo po ba ito? Amen, no? Ang salita ng Diyos, ang tanging bagay na makapagbabago sa atin, our spirit, our soul, and our... Misan, pati katawan din natin, nababago rin. Including nations, community, and society, nababago po, kagaya ng Nineveh, nababago po. Yung Samaritan community, nabago. Why? Because of the Word of God. Sabi pong ganun, the Word of God is living and life-changing. Ang salita po ng Diyos ay buhay at nagbabago ng buhay. Sabi pong ganun, and dynamic as it works in us. Hebrews chapter 4 verse 12, yung binasa po natin. Sabi pong ganun, we must not only listen to the Word, we must also let it transform our lives. Hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magbago ng buhay po natin. Kaya po ang salita ng Diyos hindi po dapat kinakatamaran. Amin po ba? Nariyan po kayo. May kausap pa po ako. Kaya po sa umaga, sa pagising natin dapat po, Bible ang hawak natin. Karamihan, pagising sa umaga, ang hinagilap agad yung cellphone. Sabi, hindi yung Bible ko naman nasa cellphone. Really? Ano po? Yung iba nagpapalusot pa, yung pala tinitignan kung ano yung nasa Facebook, kung ano yung sino yung nag-send sa kanya sa Messenger, nangingiti ang iba sa inyo, no? Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Pero, kidding aside, no? Pero hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magbago ng buhay po natin. Amen po ba? The Lord desires a changed life in us. At hayaan po natin ang salita ng Diyos magbago sa atin. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat.